Ano nangyayari sa Philippines? What is exactly happening in the Philippines? Why they needed to remove my entire account? Magandang araw at kumpirmado na mismo galing kay SAS na deleted nga ang kanyang Facebook account at ibinigay niya ang ilang rason kung bakit umano dinilit. So ang kanyang pinaghihinalaan, possibly ang rason umano, ay ang pag-expose niya, itong mga expose niya patungkol sa mga legal na korupsyon na nangyayari sa House of Representatives at itong foreign policy ni Pangulong Marcos na pumapabor sa Amerika at binansagan pa nga siya na pro-China at bayad umano ng China. Kaya dalawa ang kanyang pinaghihinalaan, itong administration ni Pangulong Marcos Jr. o itong mga kano na tinatarget patahimikin umano, itong si Sasa. At binibigyan siya umano, mga kababayan po natin, ng 180 days upang umapila. At kung hindi siya umapila, ay posibleng tuluyan ng permanent na i-delete itong kanyang Facebook. Mga kababayan po natin, kailangan natin antayin itong 180 days kung anong kahihinatnan ng Facebook nitong isang political blogger at eksperto sa foreign policy. Mga kababayan, narito po ang kanyang buong statement. Book ay deleted na. Hindi po ako ang nag-delete nito, kundi ako po ay nagising dahil ako ay nakatanggap ng email mula sa Facebook. Ang sabi ng Facebook ay they are deleting my account. Babasahin ko ang buong message ng Facebook. Ito ang sabi. We suspended your account. 180 days left to appeal or we will permanently disable your account. So, meron daw kung 180 days left to appeal ang decision. At bakit daw ito nangyari? Ang sinabi lang ay your account or activity on it doesn't follow our terms of service. Ito po. Yan lang. Pero wala po akong naging violations. Wala pong na-flag ng mga videos ko. Ang ginagawa ko lamang po ay in-expose ko po ang katiwalian sa House of Representatives. Ako lamang po ay nagsasalita laban sa foreign policy ni Bongbong Marcos. Ako lamang po ay nagpapahayag ng aking mga kaisipan tungkol sa foreign policy na alam naman nating laban sa bansang Amerika. So mga kababayan po natin, dahil sa pangyayaring ito, ay pinaghihinalaan ni SAS na posibleng umano kontrolado na itong si Lolo Mita ng ating administrasyon, itong administrasyon ni Pangulong Marcos at syempre itong administrasyon din ni House Speaker Martin Romualdez kasi tila ba sila ngayon ang nagpapatakbo ng ating gobyerno at syempre ang pinaka-pangulo umano na tinatawag nilang si Lisa Smag, mga kababayan po natin. At dahil sa pangyayaring ito ay mukhang nagdeklara na rin ng kanyang withdrawal of support itong si SAS Rogando Sasot sa ating Pangulo dahil tinawag niya na lang na Bongbong Marcos itong si President Marcos Jr. Nako po, mga kababayan po natin, parang mas lalong dumadami na ang galit sa ating Pangulo dahil sa kanyang pulisiya na mukhang hindi niya na sinusundan itong administrasyon ni Digong at nagkaroon siya ng sariling pulisiya na malayo ang loob para sa mga ordinaryong Pilipino. Tandaan natin na wala na nga yung parang complain hotline, itong 888, parang hindi na ina-advertise ng ating gobyerno. Unlike sa administrasyon ni Pangulong Digong, lagi itong pinapaalala na kung kayo ay may reklamo sa anong ahinsya man ng ating gobyerno, hindi kayo binigyan ng serbisyong maayos, tinarayang kayo, eh pwede kayo magreklamo dito. At kapag hindi sumagot itong ahinsya na ito, for example, SSS, kapag hindi sumagot sa complaint mula doon sa hotline na 888, ay talagang mananagot sa ating ahinsya ng ating gobyerno at lalong-lalo na makarinig ng hindi magagandang salita mula sa ating Pangulo. So ngayon mukhang nawala ito, mga kababayan po natin. At ito rin ang posibleng dahilan ng pagka-delete ng Facebook ni SAS dahil sa kanyang mga expose at pagkontra
sa ilang patakaran ng ating gobyerno, mga kababayan. Pero yon, ito ay deleted na, hindi pa naman, 180 days ako mag-appeal. So nag-appeal na ako, pero wala namang nakalagay doon na pwede kang magsulat. So most probably, they would permanently delete. Anong ibig sabihin nito? Yung iba po, ang tinatanggal lamang po ay ang kanilang Facebook page. Akin po, ang tinanggal po ay ang aking buong account. So ibig sabihin, wala po akong access, sa wala po akong entire access sa Facebook. Dinelete po ang aking Messenger. Wala po akong Messenger, wala po akong personal account, wala rin po ang mga pages ko. So this is the first time na ito po ay nangyari sa akin. Wala po akong violations. Wala talaga akong violations. I never received any reporting. Wala. Kasi normally kasi makikita niyo po ang inyong violations sa Facebook. At makikita mo, wala pa akong violations. Ang huling-huli ko pong mga na-report ay last year pa, 2022 pa. So, it's already 2024. 2023, wala akong violations. And now, they deleted the entire account. So, ibig sabihin, wala. Even my messenger, no reason at all. Ang sinabi lang is your account or activity on it doesn't follow our terms of service. Pero wala pong dahilan, wala pong paliwanag kung ano yung exactly na-violate ko. So, ibig sabihin po mga kababayan, within 180 days, may mangyayaring malaki sa Pilipinas. So, either geopolitics yan, local politics or whatever, at ako po ang kanilang unang tinarget. Bakit? Kayo na lang po mag-isip. So, maghanda po kayo na there's something big going to happen in the Philippines. Because why would you delete my entire account? Pati yung access ko sa Messenger. Even my access to Messenger, deleted. As in, my entire account on Facebook got deleted. Natatakot ba kayo? Na, ano namang ginawa ko in the past few months? I actually exposed the liquidation by certification na walang resibo ng Kongreso ng bilyong-bilyong pera ng mga Pilipino. Na hindi na ang bilyong-bilyong pera ng mga Pilipino na ginagastos ng Kongreso na hindi nila nire-resibuhan. That's what I've been doing in the past few months. And of course, I have foreign policy views na hindi ayaw marinig ng gobyerno ng Amerika at ng Pilipinas. Those are the only things. So, sila yung natatamaan. So, mamili nilang kayo kung sino ang naging dahilan, ang nagsabi sa Facebook na tanggalin ang account ko. Ayan. This just happened now, January 2. So, there is something big going to happen in the Philippines. At tanungin nyo na lang yung mga sarili nyo kung bakit ako yung tinarget nila. Well, si yung isang account ni Maharlika, hindi niya account eh. It's just the Facebook page. Yung Maharlika Boljaquera. Hindi yung Maharlika Boljaquera, yung Maharlika. It was deleted. Yung kay Banat Bayon din. Tapos ako, mas malala kasi yung akin mga friends, okay? Mas malala yung ginawa nila sa akin. Ginawa nila sa akin today, January 2, 2024, buenas na buenas sa bagong taon, my entire Facebook was deleted, removed, okay? With no explanation, except sabi lang nila, my account or activity on it doesn't follow our terms of service, even though wala silang explanation, even though wala akong naging violations. Wala. So, tanungin ninyo ang mga sarili ninyo, anong nangyayari sa Philippines? What is exactly happening in the Philippines? Why they needed to remove my entire account on Facebook? Hindi ito nangyari sa kahit sinumang kritiko ni Duterte nung panahon niya. Nakita nyo ba itong, yung account ng mga kritiko niya na the entire account was removed? No, this only happened at the time of Bongbong Marcos. So they removed my entire account. Why? Ask yourselves why. Why they needed to remove it now, 2024? Anong mangyayari ngayong 2024? With no explanation. Tanungin ninyo ang sarili nyo kung bakit. Ba't hindi ito nangyari nung panahon na si Lenny ang tinitira ko? Bakit ito nangyari nung panahon ni Bongbong Marcos Jr.? Wala na, hindi na kita tatawagin presidente. You're not a president. Diba?
Ngayon lang 'to nangyari. So, tingnan ninyo ang nangyayari sa Pilipinas ngayon, kung ano ang ginagawa. Diba? There is something big going to happen in 2024. At it is related to what I am actually warning you against in my Facebook. So mga kababayan po natin, mukhang malaking pasabog agad dito, ano? Pagsimula ng 2024, nako po, mukhang mainit-init ang discussion sa mundo ng pamumulitika or political issue ngayon. Ngayong 2024, mga kababayan po natin. Dahil itong mga kilala at political blogger, at hindi ito basta-bastang political blogger dahil may PhD nga ito, nagdo-doctorate ito sa pagiging foreign policy expert itong si Sastro Ganto Sasot, mga kababayan po natin, at mataas ang profiles nito, ano, kaya nabibigyan din ito ng mga interviews sa ilang malalaking media network, pinapakinggan din ang kanyang mga sinasabi, lalo pagdating sa foreign policy at syempre sa isyu ng politika sa ating bansa. Kilala rin siya bilang isang solidong digong supporters, mga kababayan po natin. Itong sila Maharlika, hindi pa nga ito talagang ngayon lang ito nagsuporta kay Vice President dati, Boabatikos ito, talagang solidong Marcos ito. Itong si Baratbay, solidong DDS din ito at binabanatan itong si Marcos. Itong si Argenieto, dati niyang kasamahan, dating sumusuporta kay Pangulong Digong, ngayon mukhang nabigyan ng pagkakataon ng Marcos administration, at may lumalabas pa umano na ito ay pinapaaral ni Lisa Smag gamit ang pera ng taong bayan at yung mga napapanalunan umano sa PCSO. Totoo kaya yan, mga kababayan po natin? Anyway, mga kababayan po natin, tatlong malalaking YouTuber kasi YouTube active naman eh, vlogger, mga kababayan po natin, content creator, ang mukhang pinabagsak sabay-sabay. So nauna itong si Sas, ang kay Baratbay noong December 31 po umano, hindi niya na makikita ang kanyang Facebook. Itong si Marlica naman ay may kaso, ang kaso niya naman sa kanyang Facebook ay itong parang trademark. So ang pangalan naman ng kanyang main account na Maharlika ay mukhang may nag-claim umano na may trademark, which is hindi siya authorized na gamitin ito, mga kababayan po natin. Ang mas matindi itong kay Sas, kaya hindi na natin may search, mga kababayan po natin. So binigyan lang siya ng 180 days para mag-apila. So kung ano nga ba ang kanyang i-apila, ipagbibigyan ba siya ng Facebook, ibabalik pa ba yung kanyang account? Ito ba ay temporary suspended lang? Pero ang iba kasi, nakasuspended ang iyong account pero makikita. Kasi alam mo na nangyari na ito sa kanya noong, I think, noong 2021. Pero sa ngayon ay talagang hindi na masi-search sa kanyang account. Yung kay Baratbay, hindi niya naman ibinigay pa ang detalye. Siguro pagbabalik niya pa galing ng Japan. So antayin naman natin kung ano naman ang nangyari sa kanya. Ano ba yung kanyang violation sa Facebook, kung bakit siya dinilip ni Lolo Mita. Mga kababayan po natin, ang kung totoong ang nagpa-delete nito o yung nagpatanggal ay ang mga politikong kanyang binabanata, nako po, mga kababayan po natin, lalo na sa administration, nakakatakot para sa bawat ordinaryong Pilipino na kapag magsasalita ka pala para sa kabutihan ng lahat sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa, katiwalian na ang pera ng taong bayan ay binubulsa nitong mga politiko, ikaw ay papatahimikin. So bukang hindi magandang indication ito. Kaya kinakabahan tayo, baka hindi matapos ni Pangulong Marcos ang kanyang kontrata, itong 6 na taon na kontrata sa pagiging Pangulo. Lalo na ngayon, may mga lumalabas na isyo na may umano'y, ito na nga, may nag-file na ng kanilang manifest na umano'y gusto nilang patalsikin itong si Pangulong Marcos. Pero gusto nila sa pamamagitan ng manifesto, itong signature campaign, para tuluyan na mag-resign, bumabas sa pwesto itong si Pangulong Marcos. Yung ibang eksperto naman sa usapang pamulitika, ito umano ay walang timbang. So mukhang useless lang umano itong manifesto. So anyway, mamaya, ang patungkol sa manifesto ay tatalakayin natin yan at pakinggan natin itong mga ilang political expert din.
itong mga writer sa matagal na sa mga issue ng ganitong kudita, itong manifest, kung may bigat ba itong manifest ng dalawang PMERs na gustong pababain na ito si Pangulong Marcos at nag-withdraw na nga ng kanilang suporta at hindi na nila kinikilala ngayon si Pangulong Marcos na Pangulo ng ating bansa, kundi si Vice President na ang kanilang kinikilala. So abangan po natin mamaya yan, mga kababayan po natin. Pero sa inyong saloobin, opinion patungkol sa isyong ito, sa nangyayari kay SAS, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli, mga kababayan.